potato. Yung itoy sa General Bacanas, hindi pa sa abong ni Patoy. Ito po, part 1 na ito sa aming interview. This is part 1. Ito yung una nating i-upload. Sabay-sabay tayo mamaya. Para walang malawan. So, istat na. Istat na yan. Yung inaabangan ninyo. Nagkita na kami ni DJ Batag. Ito na yung one-on-one interview. At hindi lang siya, kasama ang kanyang mga kapatid, si Gina and Gerson. Okay. Ang tatanungin ko is more on his background para mas lalong makilala ng taong bayan sino si General Batag. Kaya nandito ang kanyang mga kapatid. So, ang tingin ko sa iyo, Ading, is sanay ka sa hirap, yung may tapang, may kakaibay. So, naisip ko, may pinanggalingan. Yung background, gusto kong malaman, bakit ganyan si General Batag na there is something. Pakikwento nyo ko na yung family background nyo. Siguro, umpisaan ko, Mano. Kasi Tagalog ni Bibuya. Oh. 5 months kasi nabuntis yung nanay ko sa akin, namatay yung tatay namin. Wow. So lumaki ako at kami na rin siyempre. Pero more particularly sa akin dahil nga buntis pa lang nanay ko sa akin, wala na sa mga tatay. So solo life palagi. Na tanay kang magsulong sa buhay, na lumalakad ka, di ba ang Baguio noon? So born Baguio? Born Baguio. Oh, born Baguio, ang ating general ha. Pag kami... Kayong tatlo, born Baguio. Oo, di ba? Lahat kami. Lungkada. Talak naman siya sa Lungkada. Sa'yo Baguio rin doon. Baguio, pero lumaki tayo doon. Sa ano tayo? Okay, so let's make it clear. Ang ating DJ, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, pumanaw na ang kanyang tatay, kaya talagang yung sakit sa umpisa, nararamdaman mo. Hindi naman. Wala akong nararamdaman dahil ba, umpis pa lang nanay ko sa akin. Hindi ka, may nagkwento na grabe daw ang yung pain na nararamdaman ng nanay mo. Nalipasa na sa'yo. Kaya nagkaya siya na yung fighter. Connection yun. Kaya sanay ka na sa hirap. Na naintindihan ko na yung kung bakit ka ganyan. Saka ganito to kasi, Tol, eh. Ang Baguio kasi noon, hindi pa mailaw noon. So ang electricity noon, kung saan-saan lang. Inabutan pa namin na sa barangay namin isang TV. Makikipanood ka pa doon, malayo. Tanti rin namin. What barangay sa Baguio? Loknab. Doon kayo pupunta pag hinahanap niya ako. Kasi binisto na ako ni Tol. Matago-tago. Magtatago ako sa Loknab. Okay, tuloy. Yun. Kaya pag pumupunta kami sa Kanyaw, ng Kanyaw kasi maraming ano yan, occasion. May patay, may uukaing patay, may kasal, bla bla bla, ang dami. So, bata pa lang kami, walang flashlight noon. Kung mayroon man, eh, hindi ko nakikita. Basta salen kami noon eh. Salen, salen, pine tree na ginagawang panggatong, pangsinti. Salen. So kung gaano kalayo yun, eh di wala na yung ano mo. Pag mahangin, umuulan, patay na, anuin mo yung dilim. So ganun ng mga igurot eh. Di nataranasan namin noon. So siguro kasama na yun sa training sa buhay ito. Si Gina, anong yung pagkabata ng kapatid mo? Ikaw din nasusunod mamaya. Ganon din kasi, sir. Maliliit pa lang kami. Talaga, 3 years old yata ako nung mamatay ang tatay ko. Sunod-sunod kasi. Tatay mo natin, hindi ko tatay. Tatay namin nung mamatay. Kaya hindi ko rin masyadong naalala. At saka nagkahiwalay-hiwalay kami. Nung namatay yung father? Nung mamatay ang father namin, napunta ako sa... sa Lungkada, Tarlac. Doon ako lumaki kasama ko sa kuya. I-remind mo ko, Jenna, yung may dugong Ilocano pala ito. Pangalatok.
Pangasinan. I-remind mo, Mai. Sige, tuloy. Ang lola po namin is from Camiling Tabla. Okay. Oh, mga Ilocano dyan, ha? Manilig kayo. Tapos ang lolo po namin, na tatay ng mother namin, from Orbis Tondo, Pangasinan. Carlos Orbis Tondo, nandun siya. Ang father po namin is the pure Kalanguya. At saka Tinok from Tinok boundary ng Bantag. Okay. Opo. And he's also boundary ng Bantag, may Bantag na ba? Talibit na. Inatawanan ka ni James. Boundary ng Kabayan. Yes. Ay, magulo tayo. Okay. Mas mag-slagal dito. Mag-slagal kayo. Opo. So, yun po yun. Boundary ng Kabayan. So, pwede bang bumati muna tayo? Oh, sige. Pamunuan ni James na yung organization nila, yung third sex, dumadami sila pero hindi sila nanganganak. Maraming salamat sa suporta. Nandito pa si James. Ilang nagtahan ko? James! Okay, si Gerson. Wala na, Gerson. Gerson, okay. Yes. Oh, no, James, sali ka! Tamay, James. Oh. We love LGBT community. Yeah. Oh, yes. Dumadami sila pero hindi nanganganak to. No, productive lang kami pero sahib. Si Gerson naman, anong may kwento mo yung growing up period niyo na magkakapatid? Ang naalala ko kasi General, si Gerald. Isang bunso namin eh. Oh. Medyo akong pangalawa, kaya medyo malayong gap namin. Pero mapapansin mo lang siya, tahimik siya eh. Pero naman ako maingay. Pero pagkwan yan, masunurin naman yan. Kahit pag inuutosan namin, sumusunod. Pero pag sumusobra kami, hindi naman nagre-reklamo. Titingin lang ng hindi maganda sa'yo. Anong hindi maganda? Ganon? O, para. Ganito daw ang tingin ko. Alam mong may medyo nagre-reklamo eh, pero hindi niya pinapagilita. Hindi naman. Ah, okay. Sumusunod pero makikita, matitingin sa'yo ng hindi maganda. Yun, pero masunurin yan. Okay, so punta tayo sa naikwinto mo father side, World War II veteran. Opo, ang lolo po namin, Basilio Bantag, na from Tinok, World War II veteran po siya. Parang si Lola ang Tinok tol. Hindi, ang Bugyas is our Lola. Amlimay. Bugyas, Amlimay. Ang mga Peter at saka ang Tano din silang tutukan inyente. Ay, ma'am. World War II veteran. Kung magpupento ko lang, kasi baka, alam mo ba yung naisnip ng lolo natin? Yung mga hapon, no? Kaya siya, ipropromote dapat siya ng tiniente, tol. From corporal, gagawin siyang tiniente, daming lalaktawan. Pero hindi niya tinanggap yung pagiging tiniente. Dahil ang sabi niya, kasi nabasa ko yung istorya. Sandali, yung complete name ng lolo nyo? Basilio Bantag. Corporal Basilio Bantag. Oo. Corporal Basilio Bantag. Take note, mga kaibigan. Apo ng World War II veteran. Talaga. Kasama ni Apo Lakay Marcos Mutlang. Isuga Mutlang. So, nagkakatuwa. Naku, pakagsangitak man eh. Corporal Basilio Bantag. World War II veteran. Ikwento mo yung nakalasnet siya ng hapon. Hindi ko masyadong basta isang putok dahil yung garan yatang... Yeah, garan. Oo. Oh, parang dalawang, namatay. Isang bala. Oh. Dahil malakas yun eh. Oo. Oh, true and true. Kaya parang dalawa to tatlo yung kit na kuha nung yes, bala. Yes, kaya yun, oh, yung garan. Eh nung ipropromote siyang tiniyente. Snipe. Oh. Okay. Pero lang, yung stick lang niya, hindi naman siya sniper eh. Okay lang pero, talaga. Dati kasi marksman nila, okay na eh. Tol. So sabi, promote siya ng tiniyente, ayaw niya. Ang rason niya, paano ako, hahawak ako na ng tao niyan. Pag tiniyente ka, siyempre eh, yes. Yung responsibility mo. Sa kanya kasi, sabi niya, yung buhay ko nga, hindi ko alam kung paano ko ililigtas. Okay. Paano ko pa ililigtas mga buhay ng kauhan ko kung ako ay magtiniente. Okay. Hindi niya tinanggap yun kasi nga, kapag napapalaban sila, patay lahat yung mga kasamahan, ganun. Kaya nakita niya yun, yung rason na yun. Lesson learned. Dugong bayani and then humility ng Bantag.
Kaya pala ito, naglalakad lang sa papuntang D.O.D. Mayroon naman akong sasakyan nakapark. Yung anak ng safety. Sumakay ka ba sa jeep? Hindi kasi, dinumog na kami, naipit na kami. Yung isang media nga, ginaganon ko lang. Tawa ako ng tawa doon. Hindi nung nakita ko yung jeep, uy, sabit akong. Parang may pamasay ka ba? Wala, sabi. Alam ko, wala kang pamasay. Mayroon ako, kaso, ano eh, mabilisan kasi. Sabi ko, Brad, paano to, hindi ako makapagbayad na? Hindi, sabi niya, lalabas naman ako sa TV, sabi niya. Sobra pa sa bayad. Hindi ko naman ano, basta ganyan ang sabi niya eh. Okay, balik tayo. Humility ng pamilya ni General Bantan. Kaya no wonder na napakasimple siya, 4-star general. Alam nyo, nagsishare sa akin, sabi ko, huwag kang magshare. Diba, nang naggamit kami, ako ang sumaludo. Hindi, sinasabay naman ako. Kasi ganito rin ang tol eh. Mga upper class ko kasi, mas ranking na ako dahil sa naibigay sa aking appointment. Pero pag na... masasalubong ko yung mga ano, mga upper class, inuunahan ko na sila. Kasi nga, medyo awkward sila eh, parang underclass ko. Minsan eh, mag ganong tao kasi. Parang, ano ba, so, saluduan ko. Pero dahil nasa ano rin, protocol, medyo yung iba kasi hesitant, kaya gumagano na kaagad ako. Kaya lang ako, di ba kinausap kita? Na pagdating ni DJ, sabihin mo kasi sasaludo ako. Sabi ko, uunahan ko siya. So, ganun po ang kultura namin, seniority. Kahit mas mataas na yung rango siya, 4-star. Ako, 1-star. Kailan nauna man ko sa servisyo, natural nagsisir. Eh sabi ko, huwag kang magsir. Yung bang nangingini ako. Kaya tol na lang, manong ading tapsa. Okay, so wala na kayong maidagdag tungkol sa family matters yun. Sabi yung tol na namin, kaya siguro matapang na sinasabi ha. Yung lola namin kasi ang pangalan niya, registered Jagyag. Pero tawag ng kay gurutan sa kanya, Galboy. Yun matapang din yun eh, nanununtok, babae. Tapos nangangagat pa. Kapi muna tayo, oh. Nagkakapi na kami ah, using TVs. Wala na, Juliet. Thank you. Ganun, lola rin niya eh. Antina, lola rin niya. Lola. So, nanaw-naw, yung lola yan. Ang lakas no. Yung kalakasan niya tol, ano, hirap yung mga lalaking tumaluhan sa kanya kahit babae. Wow, talaga. May pinagmanaan ka talaga. Malakas kasi nabano. Hardworking. Kwento ni Atty. Balisong sa akin kahapon. Kasi tinanong ko, ano bang tribo ni DJ? Ibaloy, Kankanae, Pugaw. Sabi niya, mix yan eh. Mix. Sige, ano yung mixture ng blood din nyo? Isa pa ating... Sa tunayin ko na yung nanay namin, kasi ladies first eh. Okay, ito na yung bloodline ng DJ natin. Yung nanay namin, tatay niya muna kasi ladies first na. Nanay niya, doon sila sa Kamiling galing, origin. Yung mga Kamiling na yan, galing din Ilocos. Kaya nga itong si yung Estrada kasi yung apelyido ng nanay niya eh, ng nanay ko. General. Yun ang golf buddy ni Ferdinand Marcos Sr. Noon. Yung Estrada? Yung Estrada. General Estrada. At isang Colonel Estrada. Mm-hmm. Magkapatitul yun, ano? Parang Facundo, parang... Basta mga sinaunang pangalan din. Winifredo. Sa General Estrada. Kitalig side. Kitalig Estrada. Yung Kitalig naman niya, Orbis Tondo at San Carlos doon lang naglalaro. Hindi kasi yung talagang ano eh, hindi pwedeng i-deny ang history. Kapag dininay mo ang history mo, wala kang kwentang tao. Yes. Dahil we love history. Bakit mo i-deny ang history mo? Kasi ayaw mo yung pipiliin mo kung sino lang gusto mo, 'di ba? Eh kung bakla yung ninuno ko pala. Hindi kita pamapinsan ha. Pero dumadami talaga sila eh. Yes. Okay, so mother, yung itong side mo naman sa Cordillera. Cordillera. Sabi ni Atty. Balisong is mixture ka daw ng different tribes. Yun ang hindi ko alam kay Atty. Balisong ha. Oh. Oh,
sabi niya, ang dugo niyan, may dugo ng ganito. Eh, si ikaw naman to. Si Lola daw, galing sa Amlimay, Bugyas. Okay. Limat lulong, Minga, Basilio Bantag is from Dasitan, Kusog, Tino, Tino, Ipugaw. So nga, Kalanguya, Kalanguya kang kanae ang aming dialect na hindi kami masyadong marunong kasi nga di Ilocano kasi din si nanay dahil sa nanay namin hanggang sinabi Ilocano. Alam mo yung tatay nyo, yun yung Cordillera. At yung tatay nyo, sabi ni Atty. Balizon, mix daw ng different Kalanguya kasi, kaya dahil nag-mix, matapang. Kasi alam mo yung lolo namin tol, yung si Chuderico Itali. Pag linoko mo, hahabulin ka daw ng kagat. Ganun naman yung mga taga-Pangasina na lola namin. Anyway, so salamat sa... Wala. Ito na po yung history, family history ng ating Gigi Bantay na very humble. Yung lolo niya, Corporal, hindi ko matanda, hindi ko na Basilio Bantag. Corporal Basilio Bantag. Sniper, nakadali ng 2 or 3 hapon sa isang bala lang. Mapropromote na siya ng lieutenant, hindi niya tinanggap kasi... Iba yung situation. Oo, bigger responsibility. At saka marami siyang mabypass sa mga senior. Siguro. Pero ang inaano talaga niya, Tom, paano kung ililigtas itong mga komando? Eh, sarili ko nga, hindi ko alam kung paano ko iligtas yung sarili ko, parang gano'n. Isa pa rin nakita ko, hindi siya sakim sa pantas. Eh, that's humility. So, at least, okay, ang next ko natin yung pag as a young boy, yung pag-aaral mo na, yung kahirap. Okay, so,